Ngayon, punta na po natin yung pinaka-ranking. Ito na po yung pinaka-summary. Ngayon ang tanong, sino ho kaya ang malalaglag? Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kojulay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-usapan po natin yung mga charity vloggers po sa Pilipinas na kung saan po sila po yung nagkaroon ng maraming views para sa buwan po ng March 2024. Alamin po natin, sino po kaya yung papasok po sa ating top 8 charity vloggers? Sino po kaya yung malalaglag? At saka sino naman po yung papalit? Alamin po natin yan dito po sa ating episode sa ngayon patungkol po sa channel review. Alamin po natin yung kanilang mga views bilang ng subscribers at saka po iba't ibang mga data. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, magpapaalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos yung ating pong Facebook page, huwag natin kalimutan, July Paunil 2.0. Po pwede po nating i-like, po pwedeng i-share, at saka po pwedeng i-follow syempre. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin ito pong magagaling na charity vloggers po sa Pilipinas, mga kalingap, mga katugang, mga kababayan po natin. Alamin po natin, sino kaya yung channel na nag-perform po sa buwan po ng March 2024. Yung nagkaroon po ng maraming views, yung sinuportahan po ng mga viewers, talagang sinusuportahan po kahit anong upload. Pero syempre, gaya po ng dati, meron po tayong disclaimer. Ang gagawin po natin ay parang simpleng review lang po. Tingnan po natin yung kanilang mga data based po sa Social Blade at saka po sa YouTube. Pagdating po sa bilang ng views, mga bilang ng subscribers, at saka kung ano-ano pa pong mga data ang available po. At siyempre po, ang layunin po natin dito, hindi para pag-awayin yung mga hinangaan po nating charity vloggers sa Pilipinas. Kundi ipakita po sa mga viewers natin para magkaroon kayo ng idea kung nasaan na po yung inyo po mga sinusuportahan. Ngayon, umpisa na po natin para hindi na po magtagal. Unahin po muna nating balikan yung naging ranking po nung buwan ng February 2024. Ito po yon. Ito po yung ranking nung nakaraang February 2024. Ang namumuna po ay si Pugong Biyahero. Nagkaroon po siya ng 25.92 million views. Sinundan po ni Kalingap Rab, 22.10 million views. Pangatlo po si Daddy Frankie, 8.78 million views. Tapos pang-apat, Tekram, 7.87 million views. Tapos pang-lima po natin, Pinoy in Equatorial, 5.49 million views. Tapos pang-anim, Ruel of Malalag, 4.92 million views. At ang pang-pito po natin, Bal Santos Matubang, 4.69 million views. At yung pang-walo natin, si Kalingap Tata, 3.93 million views. Yan po mga kababayan po natin, yan po yung ating ranking para sa buwan po ng February 2024. Ngayon ang tanong, sino po kaya ang malalaglag dito po sa dati nating top 8 charity vloggers? Sa inyo pong kaalaman, ang malalaglag po dito ay si Kalingap Tata. At siya po ay papalitan naman po ni Kalingap Dan. Ngayon punta na po natin kaagad yung statistics po ng kanilang YouTube channel based po sa Social Blade. Ito pong ipapakita ko po sa inyo, sila na po yung magiging top 8 po natin. So panoorin po natin. Unahin po natin si Kalingap Dan. Ang kanyang video views po the last 30 days ay umaabot po ng 3.215 million views. Tumaas po yan ng 45.9%. Tapos yung kanyang added subscribers naman for the last 30 days ay nasa 35,000. Tumaas po yan ng 191.7%. Ang kanyang bilang ng subscribers ay nasa 311,000. Ang kanyang total video views ay nasa 39,421,251. Tapos yung kanyang rank sa Pilipinas ay pang 722. Ngayon sunod po natin si Kuya Bal Santos Matubang. Ang kanyang video views po the last 30 days ay umaabot po ng 4.363 million views. Bumaba po ng konti, 7%. Tapos yung kanyang added subscribers naman for the last 30 days ay nasa 20,000. Tumaas po yan ng 100%. Ang kanyang bilang ng subscribers sa ngayon ay nasa 1.4 million. Tapos yung kanyang total video views ay umaabot na po ng 426,926,764. Ang kanyang rank sa Pilipinas ay pang 179. Ngayon po isunod po natin si Ruel of Malalag. Ang kanyang video views for the last 30 days ay nasa 4.622 million views. Umaba po ng 8.6%. Ang kanyang bilang ng subscribers naman na nadagdag for the last 30 days ay nasa 8,000. Bumaba po ng 11.1%. Ang kanyang bilang ng subscribers ay nasa 364,000. At ang kanyang total video views ay nasa 95,278,158. At ang kanyang rank sa Pilipinas ay pang 662. Ngayon, isunod naman po natin si Tekram.
Ang kanyang video views for the last 30 days ay nasa 4.702 million views, bumaba po ng 40.5%. Tapos yung kanyang bilang ng subscribers ay umaabot po ng 2.56 million at ang kanyang total video views ay nasa 810,151,399. Tapos yung kanyang rank sa Pilipinas ay pang 93. Tapos sunod po natin si Pinoy in Equatorial. Ang kanyang video views for the last 30 days ay umaabot po ng 5.876 million views, tumaas po ng 4.9%. Tapos yung kanyang added subscribers naman ay umaabot po ng 5,000. For the last 30 days po yan, bali 16.7% ang ibinaba. Tapos yung kanyang subscribers ay nasa 477,000. At ang kanyang video views ay umaabot na po ng 217,672,728. Tapos yung kanyang rank sa Pilipinas ay pang 555. Tapos isunod po natin si Daddy Frankie. Ang kanyang video views for the last 30 days ay umaabot po ng 6.673 million views, bumaba po ng 23.2%. Tapos yung kanyang added subscribers naman for the last 30 days ay nasa 30,000, bumaba po ng 14.3%. Tapos yung kanyang bilang ng subscribers ay kulang-kulang 600, nasa 599 na. Tapos yung kanyang total video views ay nasa 95,158,595. Tapos sunod po natin si Kalinga Parab. Ang kanyang video views for the last 30 days ay umaabot po ng 24.465 million views, tumaas po ng 5.3%. Tapos yung kanyang added subscribers naman for the last 30 days ay nasa 70,000. Mataas po yan. Tumaas po yan ng 75%. Tapos yung kanyang bilang ng subscribers ay nasa 2.77 million. At ang kanyang total video views ay nasa 885,437,205. Ang kanyang rank sa Pilipinas ay pang 84. Ngayon sunod po natin si Pugong Biyahero. Ang kanyang video views for the last 30 days ay umaabot po ng 26.652 million views. Tumaas po ng konti, 1.8%. Tapos yung kanyang bilang ng subscribers na nadagdag for the last 30 days ay nasa 60,000. Bumaba rin po ng 14.3%. Tapos yung kanyang bilang ng subscribers ay nasa 3.35 million. At ang kanyang total video views ay nasa 948,974,129. At ang kanyang rank sa Pilipinas ay pang 64. So yan po, sila po yung ating top HRD vloggers. Yan po ang kanilang statistics. Nakita po natin yung kanilang video views for the last 30 days, total subscribers, total video views, at saka iba pang mga data na panood po natin. Ngayon punta na po natin yung pinaka-ranking. Ito na po yung pinaka-summary para madali po nating ma-visualize mula po sa rank 1 hanggang rank 8. Tapos extend po natin sa bandang baba. Ngayon punta na po natin yung pinaka-ranking. Ito na po yung pinaka-summary para madali po nating ma-visualize mula po sa rank 1 hanggang rank 8. Tapos extend po natin sa bandang baba. Ito na yung ating top HRT vloggers ngayon para sa buwan po ng March 2024. Ang nangunguna po ay si Pugong Biyahero. Meron po siyang 28.70 million views para sa buwan po ng March. Tapos yung kanyang 30 days time, nasa 26.65 million. Tumaas po yan ng konti, 1.6%. Tapos yung rank 2 po natin ay si Kalinga Parab. Meron po siyang 26.67 million views para sa buwan po ng March. 22.10 million views naman yung 30 days time at tumaas po yan ng 5.3%. Tapos yung pangatlo natin, Daddy Frankie, merong 7.01 million views para sa buwan ng March. Tapos 6.67 million naman yung kanyang 30 days time, bumaba po yan ng 23.2%. Tapos yung rank 4 natin, Pinoy in Equatorial, 6.45 million views para sa buwan ng March. 5.88 million naman yung 30 days time, tumaas po yan ng 4.9%. Tapos yung rank 5 natin, Tekram, 5.26 million views para sa buwan ng March. Tapos yung kanyang 30 days time, 4.70 million views, bumaba po ng 40.5%. Tapos yung pang-anim natin, Rowell of Malalag, merong 5.10 million views para sa buwan ng March. At 4.62 million naman yung kanyang 30 days time, bumaba po ng 8.6%. Tapos yung pang-pito natin, Kuya Bala Santos Matubang, 4.71 million views yung para sa buwan ng March. Tapos 4.36 million views para sa 30 days time, bumaba po yan ng 7%. Tapos yung rank 8 po natin, Kalingap Dan, merong 3.39 million views para sa buwan ng March. Tapos 3.22 million naman yung kanyang 30 days time, tumaas po yan ng 45.9%. So medyo malaki po ang itinaas. Kung mapansin po natin dito, yung 4 ay tumaas. Si Pugong Biyahero, Kalinga Parab, Pinoy in Equatorial, at saka po si Kalingap Dan. Yung iba po dito ay bumaba.
Ngayon, extend po natin sa bandang baba hanggang 2.5 million siguro, hanggang rank 13 po yan. Ano? Yung rank 9 po natin, Kalingap Tata, 3.21 million views. Rank 10 natin, Dr. Love, 3.12 million views. Rank 11, Wildlife PH, 2.90 million views. Rank 12 natin, Jason Tesorero, 2.48 million views. Rank 13, Lori Aquino Talita, 2.41 million views. Tapos extend natin sa baba, rank 14 natin, King Lux, 1.91 million views. Rank 15, Kalingap Edu, 1.69 million views. Rank 16, Dihang Resirian Wanderer, 1.67 million views. Rank 17, Kalingap Albin, 1.65 million views. Rank 18, Mang Eli, 1.65 million views. Rank 19, Rampage sa Channel PH, 1.60 million views. Rank 20 natin, Kuya Noli Vlogs, 1.57 million views. Tapos yung iba pa po dito, Mr. Benteboy Vlog, 1.45 million views. Virgiline Cares, 1.25. Tapos si Sweet Mary po, meron po siyang 3.78 million views. Tapos yung iba pa pong makilala na, na maliit po yung views, sina Tito Hearns, Rene Osi, Archie Hilario, Mix Molino, medyo may kaliitan po yung nakuha po nila para sa buwan po ng March 2024. Then mga kababayan po natin, sila po yung ating top 8 charity vloggers. Kung atin pong napansin, halos pareho po yung ano yung ranking po nila, hindi masyadong nagkakalayo. Ano? Si Tekram at saka si Pinoy na Equatorial, nagkapalit po ng ranking. Tapos doon naman po sa rank 8, nagpalit lang po si Kalingap Tata, pinalitan po ni Kalingap Dan, mga Kalingap. So halos po consistent po ang nangyayari po sa channel po nila. Bagamat yung iba po tumataas ng konti, yung iba naman ay bumababa. Pero hindi po nagkakalayo doon sa dati po nilang mga ranking. Ngayon, isunod naman po natin, yung patungkol naman po sa ranking, nung nakaraang buwan, ikumpara po natin ngayong buwan. Para magkaroon po tayo ng idea kung ano po yung pagbabago. Ito naman po yun. Sa ngayon po, ang nangunguna ay si Pugong Biyahero, dating rank 1 po yan, ngayon rank 1 pa rin. Tapos yung pangalawa natin, Kalingap Rab, dating rank 2, ngayon po ay rank 2 pa rin. Tapos yung pangatlo, Daddy Frankie, dating rank 3, ngayon po ay rank 3 pa rin. Tapos rank 4 natin, Pinoy in Equatorial, dating rank 5, ngayon po ay naging rank 4. Tapos yung panglima natin, Tekram, dating rank 4, ngayon po ay rank 5. Tapos si Ruel Umalalag, pag-anim natin, dating rank 6, ngayon po ay rank 6 pa rin. Tapos yung pangpito natin, Bala Santos Matubang, dating rank 7, ngayon po ay rank 7 pa rin. Tapos yung pangwalo natin, Kalingap Dan, dating rank 15, ngayon po ay rank 8. Ngayon isunod naman po natin, yung bilang naman po ng kanilang views mula nung nag-umpisa, yung pinaka-total views. Lahat po nang pumasok po sa ating top 8, tingnan po natin yung kanilang total video views. Ito po yon. Ang namanguna po ay si Pugong Biyahero, nasa rank 1. Meron po siyang 948.97 million views. Tapos yung rank 2 natin, Kalingap Rab, 885.44 million views. Rank 3 natin, Tekram, 810.15 million views. Tapos rank 4 natin, Kuya Bala Santos Matubang, meron po siyang 426.93 million views. Rank 5 natin, Pinoy in Equatorial, 217.67 million views. Rank 6, Ruel of Malalag, 95.28 million views. Tapos rank 7, Daddy Frankie, meron siyang 95.16 million views. Halos dikit po siya kay Ruel of Malalag. Tapos yung rank 8 po natin ay Kalingap Dan, meron po siyang 39.42 million views. Ngayon, diretso na po tayo sa bilang naman po ng subscribers as of April 1, 2024. Ang namamuna po ay si Pugong Biyahero pa rin. Meron po siyang 3.35 million subscribers. Ang rank 2 natin, Kalingap Rab, merong 2.77 million subscribers. Tapos yung rank 3 natin, Tekram, 2.56 million subscribers. Rank 4 natin, Kuya Bala Santos Matubang, 1.4 million na subscribers. Tapos rank 5 natin, Daddy Frankie, meron po siyang 599,000 subscribers. Tapos rank 6, Pinoy in Equatorial, meron po siyang 477,000 subscribers. Tapos rank 7, Ruel of Malalag, meron siyang 364,000 subscribers. At si Kalingap Dan, pang-walo natin, meron po siyang 311,000 subscribers. Saan po mga kababayan po natin, yan po yung mga importanteng data na i-share po ni Kuya July po sa inyo. Sana sapat na po yun para magkaroon po tayo ng idea doon sa mga hinahangaan natin kung kumusta po yung status ng kanilang YouTube channel. In terms of views, bilang ng subscribers, yung rate ng pagdami, tumataas ba o kaya bumababa? So nakita po natin mga Kalingap. So ang masasabi lang po natin sa ngayon, congratulations po sa lahat po ng charity vloggers po sa Pilipinas na napasama po dito sa ating top 8 charity vloggers at saka po yung in-extend po natin hanggang rank 20 and so on. So congratulations po sa inyo. Doon po sa mga hindi po napasama, sana po ituloy lang natin baka sakaling sa mga susunod na buwan, tayo naman po ay umangat yung ating ranking. At kung sakasakali pong meron po tayong hindi na isama, na mas higit po yung kanilang views dito po sa ating top 8 charity vloggers, i-comment nyo lang po.
para kung sakasakali po, i-consider po natin sa mga susunod po nating review. So maraming maraming salamat po sa inyo. So siguro po ilang po muna ang ating episode sa ngayon patungkol po sa Top HRT Vloggers. Abang-abang lang po tayo uli sa mga susunod po nating vlog related po sa mga ganitong topic. So maraming maraming salamat po sa inyo. Pero gaya po ng dati, bago tayo tuloy magtapos, meron lang po muna tayong isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasaman po sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors. Sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babahe program ni na Kuya Val at saka ni na Kalingap Rab. Patungkol po yan sa mga babahe program ng ilan po sa mga charity vloggers po dyan sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, pasalamatan po natin yung mga supporters po ni Kuya July, yung lagi pong nanonood sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain na lang kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.